Babasahin natin itong kaugnay pa rin ho niyan, ano, ha? Mga kaibigan. Kasi meron silang inilabas na statistika, eh. May data mula sa Department of Tourism noong January, mula January, ha, hanggang September, ngayon taon. Ngayon taon lang ito, ha? More than 1.35 million ang na Chinese ang pumasok sa Pilipinas. Higit na mataas sa kabuuang tourist arrival ng Chinese na 1.2 million nung nakaraan taon. Di million-million na yan dito. Di ba? Kaya pag naglakad ka, puro inchik na eh. Lahat ng papasukan mo, hindi na sila kontento rin sa restaurant nila. Kahit lahat ng tindahan na papasukin mo, nandun ang inchik eh. Mga kaibigan eh. Oh. Ayon dito, ito yung istorya nung binabanggit natin, yung pinangalanan nilang Janela. Ito yung in-interview eh. Hindi niya tunay na pangalan. 26 anyos. Mula sa probinsya, lumipat siya sa Makati para mapadali yung kanyang pagpunta sa trabaho, pagpasok niya sa trabaho. Oh, pero dahil sa pagdagsa ng mga Chekwa dito sa bansa na willing magbayad at may kakayang magbayad, oh, ng mahigit doble sa renta, ha, na ibinabayad ng mga Pilipino, ha, eh pinalaya siya ng dun sa apartment na kanyang inuupahan sa Barangay San Antonio. Eh diyan nakatira si Mayor Binay, di ba, yung tatay nila, si Vice President. Na ngayon, itong San Antonio, ang parang pinakasentro ng Chinese activities eh. Ha? Dito sa Central Business District ng Makati. Oh. Ayon dito sa kababayan natin, nagsimula siyang umupa ng 15 square meter apartment. Maliit lang yun. Diba? Kumbaga, studio type ang size nun. Noong 2017, nagsimula siya umupa sa halagang 7,500 a month. Ha? Na tumaas, sumunod na taon, tumaas sa 8,000 piso. Noong June 2019, yung kanyang landlord, o yung nagpapaupa sa kanya, eh kinausap, pinakiusapan siyang siya at saka yung ibang mga tenant, ha, na lumayas na, ha, dahil yung kanyang lugar, yung kanyang pinapaupahan ay ipaparenovate. Oh. Ang sabi ni Janela, I know it was just an excuse. Oh, she wanted her apartments to be rented by the Chinese who could pay much more. Oh, yan ang sabi niya eh. All our Filipino neighbors were gone. Nawala na raw oh. Lahat ng mga kapitbahay nilang Pilipino. At napalitan ng mga Chinese national. Mantakin niyo yan. The house fronts were plastered with signboards written in Chinese. And there were dozens of Chinese being shuttled by vans. Oh, ito na yung mga puting van. Ha? Late in the night. And one by one, Chinese restaurants had popped up in the neighborhood. Ito yung kinukwento ko sa inyo eh. Nagdagsaan na yung mga nagbukas na restaurant. Sabi ng babae, I feel like I do not belong there anymore. Sipin mo na sa sarili mong bayang ka.
Nasa sarili mong bansa ka. Oh, eh parang ikaw na lang ang Pilipino ron. Lahat sila, incheck na. Oh. Sabi nga ni Tito Dolphy nung nabubuhay, ha? Anong taon yun? Mga 2010, mga ganyan, ano? Nagkukwentuhan kami. Doon sa bahay niya, sa Marina. Yung dati niyang bahay. Alam ba ninyo yung Marina? Doon sa may dulo ng Makapagal. Ha? Eh, lalaki ng bahay doon. Ang gagara ng bahay doon. Ang sabi niya, sabi ko, maganda pala ho itong lugar ninyo. Sabi niya, puro mayayaman na nakatira dito. Puro inchik. Ako lang ang mukhang inchik dito. Lahat siya inchik. Sabi ni Dolphy, oh. Sipin mo yun. Yung tinutukoy niya mga inchik na yun, dito yun, ha? Local yun. Oh, eh ito, mga kaibigan, ito yung mga nagsidayo dito, eh. Oh. Sabi, oh. Ito, tutuloy ko lang. Asa na ba yun? She said she could no longer afford living in San Antonio. Hindi na raw niya makakayanan, eh, na umupa pa, ha, manirahan San Antonio, where a single room apartment rents for at least 10,000 a month. Maliit na apartment, 15 square meters. Oh. Nakakita raw siya ng apartment dito sa Barangay Poblacion, kapitbahay na natin ito. 'Di ba? Which he pays for 9,000 a month. Mahal na. Almost a third of her monthly paycheck. Isipin mo 'yun. One third ng kanyang sweldo. Iyon pong pang-upa lang. E paano yung kuryente? Paano yung tubig? Paano yung pagkain mo? Paano yung pamasahe mo? Diba? E babae ito. Di siyempre, kailangan magdamit niyan. Kailangan niyang mag-makeup. Diba? At kung anik-anik. Oh. Ayon po kay Mayor Binay, Makati has recently seen an increase. Nakita raw nila ang paglago, ha? In unlawful activities. Ayan. Nakita nila. Lumalaki yung bilang ng mga kuano, mga illegal, labag sa batas, ha? Ng mga inchik. Oh, and intended for Chinese POGO employees. Oh. In the past 2 months alone, the city government has closed down 4 daw ang ipinasarang POGO, illegal service providers. Dalawang establishment that have been used, ito yung tinutukoy natin, na ginagamit na prente ng prostitusyon, na ang mga customer, parokyano, eh mga kalalakihang inchik. At isang restaurant ang at catering company, restaurant, ha, na catering company rin, na nagsiservisyo mostly Chinese and found to have been violating the local sanitation code. Baboy pa. Diba? Ganito rin yung sa Las Piñas, natandaan niyo yung una. Pero bukas na naman, eh. Oh, last week, nung daw nakaraang linggo, local authorities seized 2.5 billion worth of illegal drugs. May nahuli nung nakaraang linggo. Shabu, ha? 2.5 billion sa isang apartment building na ginawang warehouse dyan sa Barangay San Antonio na inuupahan ng isang Chinese national. Oh.
Chinese nationals top the list of foreigners arrested in Metro Manila for committing crimes. Oh, mga kaibigan, last year, 333 Chinese were arrested in Pasay, Makati, Taguig, Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa, at Pateros. No namang 2018 at 2017, 360 Chinese ang naaresto sa Metro Manila for various crime. Isipin mo yan sa krimen. Ang laki ng bilang, oh. Oh, mga kaibigan, ayon sa Makati City Hall, the city is home to about 300 POGO service providers. Isipin mo yan, ang dami service providers. Kaya pala ang daming insik, di ba? Oh, diyan nagtatrabaho. Walang mga papel yan. Walang mga permit yan na magtrabaho dito sa bansa. Oh, employing thousands of workers, mostly Chinese nationals. But according to PAGCOR, it has registered only around 200 POGO service providers. Eh, sino nagbigay dyan parang accreditation? Eh, di yung POGO. Di ba? Oh, ginagampanan nila yung trabaho ng Philippine government. Sipin mo yan. Di ba dapat ang magbibigay dyan, mag-i-issue dyan ng, o para ka makapag-operate bilang service provider sa POGO. Dapat with approval ng Philippine government yan eh. Anong klase ito? Hindi ba kababuyan ito? Hindi ba ito'y tahasan ng pambabastos? Sampal sa pagmumukha nating mga Pilipino?